Ayan, welcome back po sa huling serye ng Marikina Organization of Learning Leaders o MOL patungkol sa flexibility. Last Saturday, pinag-usapan natin ang flexible learning at ngayong Sabado, ang huling topic natin na ang flexible discipline naman ang pag-uusapan. Sa dulo ng seryeng ito ay may assessment via Google Document, kaya bago makuha ang certificate, ay bibigyan po namin kayo ng link para sagutan ito. Ipo-post namin yung link mamaya, kaya dyan lang po kayo. Kaya wag po nating kalimutang mag-subscribe kay Dindo Habihan sa kanyang YouTube channel at TikTok nung sa ng edukador sa kanya naman pong Facebook page. So, yan po. Ibibigay ko po sa inyo ang ating tunay na edukador na talagang magbibigay ng napakaraming matututunan at wisdom ngayong hapon. Kaya ito po, sir, pasok yan, sir. Kamusta po? Yan, ready yes, na tayo, magandang sir. Hapon po sa inyong lahat. Para namang hindi tunay na edukador, nakakatuwa naman yung pagpapakilala sa isang tunay na edukador. Bakit meron bang peking edukador? Ay, sir, po ba sasagutin mo yan? Nagtatanong lang ako. By the way, JP, merong isang... Merong isang pangkat ng eskwelahan na pag-aari ni nila Mrs. Janet Sobre Messina na siyang dating aking kapalagayang loob at husay na secretary na Barzon. Nandiyan sila ngayon at nakikinig din at nakikibahagi. Kasi sabi niya, sir, pwede bang pumasok yung mga teachers namin sa aming eskwelahan? Cool na makikita ko sa min yan, nagkakaroon lang tayo ng technical difficulty internet natin, makainis kanina pa, Globe, please naman nanawagan na po
talaga naman yung globe, hindi ko na siya maintindihan. Por favor. Kaya pag mayroong bago, talagang aalisan ko to eh. Nakakainis na talaga yung globe. Hindi mo maintindihan kung bakit ang bagal-bagal, bakit mamapagal, pati yung mga estudyanteng gusto rin mag-aral ng maayos, hindi ko maintindihan kung bakit sa laki ng kinikita nila ay hindi nila maayos yung dapat nilang ayusin sa ating connection. Tingin ko yung internet connectivity ay napakahalagang bahagi sa panahon ngayon eh. Anyway, so yun nga ang sinasabi ko, no? Si Ma'am Janet at yung kanyang mga kaguruan ay kasama din ang mga kaguruan mula sa pamantasan ng lungsod ng Marikina Senior High School at yung mga kapwa natin na siya hanggang nagsisilbing pagkakataon kasi ito ay binigay ko sa kanila na libreng seminar para nang sa ganon, bahagi ito ng faculty learning and development program ng ating pamantasan. At sana ay lahat ay nanonood sapagkat ang pagtalakay natin ngayon ay napakalaga hinggil sa isang disiplina. At ang disiplinang ito ang tinatawag nating assessment. Okay? Yes. So, let's start the ball rolling. And I think it's important for me to really consider now this kind of presentation. For the past two Saturdays, we were able to discuss flexible leadership, yes, and flexible learning. And now we're considering the third part, which is another important factor of the webinar or any kind of teaching and learning process. Kasi, di ba ang sabi nga natin, titingnan natin yung konteksto at pagkakadugtong-dugtong ng flexible leadership vis-a-vis flexible learning and flexible assessment, which is a certain discipline in the teaching and learning process, an important discipline in the teaching and learning process. So here, our focus is more on how to assess our students, how to evaluate our students, how to measure the learning of our students from time to time. Magmula sa unang serye hanggang sa huling serye ng kanilang module na ginagamit o unang serye hanggang sa huling serye ng kanilang modality, if it is a webinar kind of teaching and learning process or definitely a blended kind of learning that they're doing right now. Halimbawa, yung Department of Education, sabi nila, gumagamit sila ngayon ng blended learning. So, tingnan natin kung paano makakasampa yung flexible kind of assessment coming from flexible learning and flexible leadership. So, let's start with the essential discourse. Most of the teachers right now are really considering this kind of discourse. Siguro sinasabi nila, I want to share this kind of test, yung kanilang paunang pagsusulit. I want also to consider a multiple kind of choice, multiple choice kind of test, or I want to make use of a take-home exam, an open book kind of exam, or probably they're considering an alternative kind of measurement and evaluation the moment they're done with their topic from first day down to the last day or from first week down to the last day of the teaching and learning process. Vis-a-vis, from this kind of discourse, I think it's also important for them to really consider things that they want to make use of as they consider Google Form, there's a limit as regard number of hours, tools that they are considering, and of course, the performance tasks of their students. And in that particular premise, then you would now have this kind of tool, okay, sets of tools that they normally use when it comes to assessment, assessing the learnings of their students, like e-portfolio, fact sheet, group project, the non-traditional paper, like essay, open book or take-home exam, peer and self-review activity, professional presentation or demonstration,
series of quizzes or tests, and student develop quiz question. So these are for them to really consider the moment they're done with the learning process. So let me consider first the definition. Alam mo naman ang edukador kapag ka nagsisimula sa kanyang pagtuturo, ang kanyang bentahe at basehan ay ang mga definisyon na dapat ay nakahanda para sa kanilang pagsusumikap sa pagtuturo. Last week, I was able to see Debit Order 031 Series 2020. And there was a distinct kind of definitions given by the Department of Education regarding assessment principles. So let's consider this as an important factor in discussing flexible kind of assessment. So they said assessment principles means or should be holistic and authentic in capturing the attainment of the most essential learning competencies. Now look at that. Important words, holistic and authentic, and capturing the attainment of the most essential learning competencies. So kita mo na kailangan daw ang pagtatasa ay isang mahusay na kaparaanan para makita yung kabuuan, okay, yung pira-piraso tapos naging buo, at yung sinasabi nilang kaugnayan ito sa authenticity, yung pinaka-maayos at pinaka-mahalagang bahagi ng kanilang paglalapat para makita yung natutunan ng estudyante. Sa akin, kung tatapatan ko yan, sa akin, ganito ko yan binibigyan ng pansin. Itong prinsipyo na ito, sabi ni Habijan, ayaw ko ng patsi-patsi na uri ng pagtatasa dahil malaki ang pagkakataon na ito ay hindi autentiko at di ko mararating ang esensyal na pagtatuto kung ang aking pagparaan ng pagtatasa ay papatsi-patsi. Alam niyo yung mga gurong mahilig mag-test ng paudlot-udlot, lalong-lalo na yung mga teacher na hindi nakahanda ang lesson plan tapos biglang magkakaroon ng sorpresang pagsusulit. Ang tawag ko dyan, mga patsi-patsi na uri ng pagsusulit. These are definitely not reasonable for them to do kasi hindi naman yan nagkakaroon ng isang bagay para makita mo yung natutunan ng bata. And definitely, the authenticity of that kind of test or assessment is invalid. Kasi nga, hindi mo pinaghandaan. Basta lang makapagbigay tapos wala na. Samantalang yung inayos na uri ng pagtatasa, kaya nga siya kabuuan at kaya nga siya may kalalagayan kasi yung ginawa mo ay napaghandaan mo. So yun yung unang prinsipyo ng assessment. Sabi ng DepEd, assessment principle is definitely in consonance with an integral for understanding student learning and development. So important words, integral. Important word, understanding. Again, you're gonna go with learning and development of the students. So wala naman tayong problema sa prinsipyo na ito kasi nga siya yung pinakapuhunan natin para makita natin kung yung bata ay natuto. Kaya tatapatan ko yung sinasabi ng DepEd. Sa akin, sabi ni Habijan, hindi maaaring baliwalain ang mga dapat sukatin dahil ito ang umpisa at pagpapatibay ng pag-unlad ng pagkatuto. So sa mga nakikinig sa akin dyan, itong binibigay ng DepEd sa Ingles, itong ibinibigay ko sa inyo ay sa wikang Filipino para mas lalo ninyong maintindihan. Okay? Anong ibig sabihin ng bagay na ito? Kasi may mga pagkakataon na ang ating mga test, ang ating assessment ay parang akala mo ay isang bagay na magpapatunay kung gaano ka kagaling magturo. Eh hindi naman yun ang nilalayon. Bagamat kasama yon, pero hindi yun ang nilalayon. Kasi pag pinag-uusapan yung pagtatasa o assessment, it's definitely focused on the student learning and development, which is an integral factor of assessment. At ang daming mga kuro na akala nila ang assessment ay para sukatin ang kanilang mga galing at husay. Hindi ganoon yun. Sabagay, syempre kung magaling yung nagtuturo, may intindihan ng estudyante.
kung mahusay ang tuturo, may intindihan ng estudyante. At ang kasunod niyan, mahusay din ang estudyante, mahusay din, magaling din ang estudyante. Okay? Now, the third principle that they have, a variety of assessment strategies is necessary, with formative assessment taking priority to inform teaching and promote growth and mastery. I think important words are as follows. Strategy, okay, and then growth and mastery. These are the considerations on how to come up with your own formative kind of assessment. So, sabi ni Habi dyan, hindi iisa ang uri ng pagsukat at paghusga para sa desisyong pagkatuto na daluyan ng obra. So, pansinin ninyo yung sinasabi ng DepEd at saka sinasabi ko. Sa akin, para tapatan ko yung prinsipyo na yan ng DepEd, ang sabi ko, ang uri ng paghusga at pagsukat para sa isang natutunan ng bata ay makita mo yung tuloy-tuloy na daloy, seamless. Okay? Tuloy-tuloy na daloy para mailathala at malikha ng estudyante ang kanyang obra maestra. Kay SPED yan, kay iyan ay isang IPED, kay iyan ay regular na estudyante, kay iyan ay genius, sa kauli-ulihan, dapat ang nilalayo ng guro kapag ka siya ay nag-a-assess o nagtatasa ay makalikha ang estudyante ng isang obra, ng kanyang obra, pag-aari niya. Okay? Susunod. Another principle coming from DepEd is this. Assessment principle and feedback should be a shared responsibility among teachers, learners, and their families. I think in this particular principle, they're considering now the blended kind of learning because they include families. In the traditional kind of assessment before the pandemic, they didn't consider families an integral part of the assessment system or cycle. But now, based on the records coming from DepEd, they said teachers, learners, and their families. And I think the definition of terms as regards families were also considered by that order coming from the Department of Education. Kay Habihan, sabi niya, ganito ang prinsipyo ni Habihan sa assessment. Tatapatan niya na naman yung DepEd. Sabi ni Habihan, lahat dapat kasabi, kasama, at kasali sa paghusga. Karapatan ito ng bawat isa. Nino? Ng nagtuturo, ng tinuturuan, at saka ng nag-o-obserba. Kasi yung nag-o-obserba, baka iyan yung bahagi ng pamilya, sila yung nakakakita kung anong nangyayari sa kanilang mga anak, sa kanilang mga inaalagaan, sa kanilang mga tinuturuan sa loob ng bahay, kasi nga flexible learning, blended learning ngayon, at saka yung nagtuturo na siya namang nais matuto, at saka yung nagtuturo, who is the facilitator of learning. So, tingin ko yung tatlong yon, okay, ay kasapi dapat ng pagsusulit. Kaya, mapapansin mo doon sa mga posts sa Facebook na sabi, ay, ang gumagawa ng test ay ang tatay, ang gumagawa ng test ay ang yaya, ang gumagawa ng test ay ang lola, ang gumagawa ng test ay ang kapatid, ang gumagawa ng test ay ang nanay. Ako naman, tinitingnan ko ito sa isang positibong perspektiba. Ano ngayon? Kung ginawa iyon ng nanay, ng tatay, ng lolo, ng lola, ng kasambahay, okay naman yun eh. Di ba? Pero kailangan, tinuturo niya ang ginawa niya doon sa kanyang anak. Tinuturo niya ang kanyang ginawa doon sa kanyang alaga. Tinuturo niya ang ginawa niya doon sa nag-aaral. Kasi talagang ganun. Meron silang bahagi para yung kanilang naiintindihan at yung pinapaintindi sa bata ng guro at niya ay may kaisahan. Ang pangit, yung siya yung gumawa tapos isinumiti tapos tapos na. Meron nga akong kilala, halimbawa sa opisina, tinatanong ko, paano nyo tinuturuan yung inyong alaga? Meron ako kasing dalawang kasama sa opisina, yung secretary ko, si Ann, at saka si Princess. So meron silang
kasama sa bahay, si Nicole. So, they normally ask Nicole to do such particular job, to do such particular work, to do such particular assignment. So, sabi nung isa, sir, alam mo, pagdating, chinecheck yan ni Ann, tinitingnan niya ni ganito, at tinega. O, tama yun. Pero yung siya ang gumawa, tapos hindi niya pinaliwanag yung kanyang ginawa, yun yung mali. Kasi dapat, pag ginawa niya, dahil naiintindihan niya, yung kanyang naiintindihan sa utak, dapat pinaliliwanag niya at sinasabi niya doon sa kanyang inaalagaan o tinuturuan. Wala yung kaibahan sa ganito. Nangungopya ka ba nung ikaw ay estudyante? Ako, kung nangungopya ka nung ikaw ay estudyante, wala akong problema sa ganun. Pero dapat yung kinukopya mo, naiintindihan mo. Kaya nga mahilig ako sa group work. Kaya nga mahilig ako sa collaborative. Kasi yung kasamahan niyang kapwa estudyante na nagpapakopya, dapat dinidiscuss niya rin yung kanyang naiintindihan para natututo yung estudyante versus pinakopya lang niya tapos wala na. Yun yung ibig sabihin ng prinsipyong ito na dapat naiintindihan. Ewan ko lang kung ganun yung pagkakaunawa natin doon sa konsepto ng depth and order, ha? Kasi sa akin, ito yung inaalagaan kong perspektiba sa aking buhay. Okay? And then, the last one. And grading should have a positive impact on learning. Habigyan said, positivism. Ito ang mabisang anyo ng pagkatuto para madalumat ang epekto at konsepto. Meron akong nakita mga posts ng mga teacher. Halimbawa, sa kaso ni Sir Paul, nagpo-post siya ng tungkol sa mga tests na nangyayari sa kanilang mga estudyante, yung sabay-sabay na ibinibigay doon sa bata yung mga tests. I mean, it's a different story. I think the perspective for this particular principle and such particular action are different. But I would like to zero in into the positivism kind of assessment. Alam niyo, maganda naman yung marami na ginagawa yung bata para wala silang panahon para doon sa mga hindi mga magagandang gawain. Pero kung mapapansin niyo sa nakaraang seri ko, yung flexible learning, kailangan sa mga ginagawa nila may ugnayang nagaganap doon sa mga grupo o pangkat ng guro. Kasi maganda yung nagkakaintindihan. For example, senior high school, you are now teaching research. And in research, you're supposed to consider statistics. Therefore, there should be a collaborative kind of work coming from mathematics teacher or statistics teachers in English and Filipino teachers. Because that's the way how we handle this kind of situation. Pero kung magpapasikat ka kasi meron kang test sa statistics, magpapasikat ka kasi meron kang test sa Filipino, magpapasikat ka dahil meron kang test sa English, magpapasikat ka dahil meron kang test sa science for investigatory project, ay talagang masisiraan ang ulo ang mga estudyante ninyo. Na kung tutuusin, iisa lang naman yung gusto ninyong tasahin, di ba? Ang makagawa sila ng papel. E sa paggawa ng papel, nandun lahat. Yung math, yung English, yung Filipino, yung science, yung social studies, nandun lahat. E kung kayo magpapasikatan lang para masabing ikaw ay mahirap magbigay ng test, siya ay mahirap mag... Ay naku, tumigil kayo sa ganyan. Hindi positibo ang nagiging impact sa pagkatuto, kundi ito'y kaimpa-impaktuhan para sa mga estudyante. So talagang malalagot ang hiningilan nila sa bagay na yun. So pag-isipan ninyo maigi yung bagay na yan. Meron pa nga yung assessment panakot eh. Halimbawa, mga teacher, okay class, tomorrow we'll have quiz. We'll have long quiz. Mali pa, long quiz. Quiz nga eh, the short, tapos short quiz. Paanong short quiz? Quiz nga eh, kaya wala na yung short. So ito yung mga kadalasang mga parang akala mo ay isang struktura na hindi naiintindihan. Kapag ka nag-a-assess, dapat ang nagiging reaksyon ng bata ay positivism, nagiging positibo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng
isang bagay doon sa mangyayari ngayon. Hindi ba sabi namin, pagkatapos nito at ikaw ay pagkaroon ng tatpagdalo dito sa webinar, bago mo makuha ang sertifiko mo, meron kang maikling pagsusulit na makukuha diyan sa internet. Kasi nakatatlong Sabado ka, so makakakuha ka ng sertifiko. Pero bago mo makuha yung sertifiko, merong assessment. So, sabi ni Miss Ann sa akin, yung gumagawa ng sir, kakaunti ang pumasok ngayon, 100 plus lang, kasi siguro natakot sa assessment. Sabi ko, ba't ganun? E samantalang, napakaganda nga ng pagkakataon para pag sila ay nakinig, merong assessment na magagawa at magaganap. Pagka sinagutan nila yung assessment at sila ay maka 100, di ang ganda-gandang panuntunan ito. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tao. Eh hindi naman panakot yung assessment. Yun ay pagsukat sa naiintindihan niyo bilang mga guro na dumalo sa webinar na ito. Libre nga ito eh. Kaya nga, syempre pag libre, kinakailangan maging kalidad yung dapat na mangyari sa ating lahat. So, yung daw ang ilan kung bakit from 500 plus na dumadalo nung nakaraan, 100 plus na lang ngayon. Eh sabi ko, hindi ko naiintindihan kung totoo yung sinasabi mo o hindi. Pero sa aking palagay, magandang malinaw na tayo'y nagbibigay ng pagkatuto at ina-assess natin para nang sa ganun makita natin kung epektibo yung ginawa ng Marikina Organization of Learning Leaders na tulong natin sa mga guro. So yun ang sabi ko sa kanya. Okay? So, from there, therefore, the context now is clear. So you have flexible learning. It can be blended, virtual, distance. And now we're considering the arrow. Next to the arrow is the assessment. And we will call that remote assessment. Diba? From the context of blended learning or virtual learning or distance learning, these three are in the context of flexible learning. Sinabi ko yan sa inyo nung nakaraan. Si blended learning ay flexible learning. Si virtual learning ay flexible learning. Si distance learning ay flexible learning. Lahat sila ay nasaan nyo ng flexible learning. Okay, so since we talk about flexible learning, it's logically also to consider that at the end of the day, the kind of assessment that we will be doing should be in a remote sense, remote assessment. Okay? So what does it mean? Again, let's start with the definition of terms para mas maintindihan natin, di ba? Kasi pag nagtuturo ka, lalo na sa ganitong mga technical, dapat binubuo mo ang definition sa mga tao. Sabi ni Tim at saka ni Stefania from the University of Warwick, sabi nila, remote assessment is definitely moving, okay? Moving from closed books, time-limited examinations to remote assessment. In other words, the malpractice, academic malpractice of the students will be the most essential factor for us to deal with because in practice, if you talk about remote kind of assessment, you cannot get rid with academic malpractice. It's always the common concerns of experts or educators. Kaya pag tinignan natin yung bagay nito, ang sinasabi ng mga edukador nito, kaiingat kayo, mag-ingat kayo sa paggawa ng ganitong uri ng assessment. Okay? So from there, then, remote proctoring allows students to take an assessment at a remote location while ensuring the integrity of the exam. So tinatanong ko si Sir Manny, yung teacher sa Gentle Angels ng nakaraan, kumusta yung integridad
ng inyong pagsusulit. Kasi yun nga, pwedeng ginagawa ng nanay, ginagawa ni tatay, ginagawa ng katulong, ginagawa ng lolo, ng lola, at kung sino-sino pa. So nasaan ngayon yung integridad niya? And basically, if you will be now checking the department order, department order about performance tasks and written tests, di ba? Somehow, you would now connect it with the integrity of the learning. So, pagka kayo ay nagkakaroon na ng ganitong uri ng sitwasyon, so, integrated na yung pinag-uusapan. Kaya nga, yung isang bata na nagkakaroon ng pagsusulit na halimbawa multiple choice, paano mo napapanatili ang integridad nun? Eh kasi pwede naman talagang magkopyahan. Lalo na ngayon, yung Quito Corrections ay nandun sa module. Tama, Sir Manny? Ganyan daw ngayon eh. Yung Quito Corrections ay nandun sa module. Eh nasan ang integridad dun? Well, ang pinag-uusapan natin dyan, di ba, ay kung paano mo nga mapananatili ang pagiging matapat ng estudyante para yung integridad niya ay naiintindihan niya. So, mandaya siya, siya yung nakakaalam. Hindi siya mandaya, siya rin yung nakakaalam. Pero palaging ibinibigay ninyo yung karapatan na yan sa estudyante at kayong gumagawa ng kaparaanan paano ito maisagawa ng maayos at ng tama. Kasi at the end of the day, eh wala ka naman talagang magagawa. Eh, gustong mandaya at gustong sino ba sa atin ngayon ang hindi nandadaya pag sinukat tayo ng Diyos papunta sa langit? Sino ba sa atin ngayon ang mga matatapat? Diba? Pag tinignan mo naman yung buhay natin, punong-puno rin ang pandaraya at kadayaan. At ang pinag-uusapan natin ngayon, paano natin ito nawawala ng paunti-unti para mapanatili natin ang integridad ng isang tao. Naku po, Diyos ko, kung integridad lang ang pag-uusapan, hindi ko alam kung meron sa ating tatayo at sasabihin, ang aking integridad ay perpekto. Naku, tigilan ako ng mga ganyang kadramahan sa buhay. Kaya yung mga teacher na nagkukunwari na sila'y nasasaktan kasi yung assessment ay dinadaya, eh bakit? Sa iyong tanong buhay, hindi ka ba nandaya? Hindi ka ba nandaya sa pagtuturo? Sa iyong pagtuturo? Minsan nangyayari din naman yan sa atin. Kaya, ang dapat ay pareho natin silang tinitingnan at iniiwasan na mangyari. At para maiwasan ang mangyari, mayroong sistema na dapat na ginagawa. Kaya pumapasok ngayon yung anong uri ba ng test ang dapat mong gawin. Diba? So yun. Kung ganon. Para pag-usapan natin yung ganyang uri, ay ganito. So yung the flexible leading learning and assessment must be in consonance with the theory. And look at the lower portion. The basis is the theory of artificial intelligence and industrial revolution, which is also the basis of flexible learning and flexible leadership. And you would see that the connecting factor is the set of traditional and non-traditional kind of assessment. And you're gonna go with the remote kind of assessment. And basically, do we consider a new kind of taxonomy? Wala naman. Kasi kahit saan ka naman pumunta sa buhay nito, even in the United States of America, Singapore, China, Indonesia, Malaysia, and etc., including our country, Philippines, we normally consider and we normally base our assessment in, you know, the taxonomy of Bloom. Diba? Kaya hindi ka rin makakaalis dun sa taxonomiya ni Bloom na dapat yung uri ng test, whether it is remote or not, should be in consonance with the framework of remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. So, the framework is clear. If you will be considering this, okay,
And this one, pag-alala, pag-unawa, paggamit, pag-analisa, pagtaya at paglikha, pareho naman ang kanilang binibigyan ng pansin. Pareho ang kanilang pagkakataon para makita yung kalalagayan. Di ba? So yung kompetensiya at saka yung kasanayan ay lumilikha doon sa mga bagay-bagay na ito. Kaya sinabi ko ito nung nakaraan sa aking webinar sa Filipino. Di ba? Yung pag-alala, remembering, ay nakakonekta sa paglikha. At yung dinadaanan, yung mga dinadaanang pag-unawa, paggamit, pag-analisa, pagtaya, ay isang mga pagkakataon para makakuha ang bata ng uri ng obra na gusto niyang malikha. Remember, if you want to know the output of your students, if it is in the context of creating, then the starting point for you to consider also is for them to remember the lessons, remember the concepts of your lessons. So from there, hindi ka makakaalis dun sa bagay na gusto mong makaiwas sa pandaraya. Pwes, ang dapat mong uri ng pagsusulit ay yung sarili nilang likha, hindi yung sarili mong likha. Pansinin niya, pag gumagamit kayo ng multiple choice, identification, fill in the blanks, and etc., kayo yung lumikha eh. Tapos, pinupunuan lang nila eh. Pero sa ganitong uri ng sitwasyon, blended learning, flexible learning, virtual learning, dapat ang uri ng inyong mga ginagawa na pagsukat, pagdasa, at pagtaya ay yung ang pagiging malikhain ng inyong mga estudyante. Halimbawa, nakapanood ako nung isang linggo ng sa YouTube. Kasi yung bata nagbabasa, sinasagutan niya yung module. Sabi niya, yung isda nasa loob ng aquarium. Sabi nung yayayata yun, kailangan kong alisin si isda sa aquarium para kailangan niyang alisin yung aquarium para hindi mamatay. Tapos, tama o mali? Tapos sabi nung bata, mali. Sabi nung yaya, bakit? Eh kasi gusto kong ipasyal yung isda sa labas. Eh tama naman yung sagot ng bata. Eh, bakit sinasabi nung yaya na mali at saka nung tatay na mali? Hindi naman mali yun kasi ang pagtingin ng bata ay kaulayaw niya at kaagapay niya at kaibigan niya yung isda at gusto niya itong pasayahin. Hindi pa niya iniisip na yung isda ay nabubuhay doon sa aquarium, sa tubig. Wala, hindi pa niya pinag-iisipan yun. Bakit? Eh kasi sa kanya, emosyon ang paglikha ng kanyang pagtingin sa nasabing pagsusulit. O bakit magiging mali yun? Di ba? Yun ang paglikha ng kanyang kaisipan. So bakit siya mali? Eh, tinalakay mo ba na doon sa iyong masusing pagtingin sa lesson, eh, sinasabi mo ba, hindi pwedeng ilagay ang isda sapagkat sila ay nabuhay? Wala naman siyang ganun eh. Tiningnan ko nga yung module eh. O, anong mali doon? Kaya, alam niyo, napakatindi ng mga bagay. In fact, yung bata ay tama lahat yung sagot niya. Bakit? Kasi ang kinukuha doon sa test ay pag-uopinyon. Pagtingin niya sa mangyayari. Anong mali doon? Di ba? Doon dapat pumapasok yung guro sa pagpaproseso. Yun ang kaibahan kung bakit yung yaya at saka yung tatay ay hindi pwedeng maging guro sa ganong sitwasyon kasi hindi sila marunong magproseso. So nakita ko yan, kaya sabi ko, something is wrong with the module. May problema kayo sa module kasi ano ba ang nilalayo ninyo para sagutin ito ng bata? Kaya yung sumulat ng module, pwede ba balikan mo yung mga pinagsusulat mo? Baka nga hindi mo naiintindihan kung bakit mo ito ginawa, tapos ginawa mo. O, diba? Yan yung minsan ay dapat na nakikita natin. Ang dami ko nang nabasa ng module
ng isang linggo, tinignan ko yung mga module. Eh, kaya sabi ko, ay talaga naman, mayroong problema. Lalo tayong nagkakaroon ng isang malaking problema sa bagay na yan. Okay? So kung ganun, balik tayo sa lesson. Yung nag-aaral, the learner, at saka yung facilitator, the teacher, okay, should connect at a certain space or point. And you would see that as teaching and learning process. So from there, then, the question is, paano nga, Eric? Paano natin gagawin? Okay. So with this, Javi Jim said, more than anything else, anuman ang maging paraan o platform ng guro sa pagtuturo, hindi maaaring iwanan ang assessment. Kasi bahagi siya ng siklo ng pagkatuto at pagtuturo. Sabi ko nga, ito yung cornerstone sa ligang bato ng pagtuturo, ang assessment. Okay? Now, so look at this. The connections and interconnections of teaching and learning process and assessment must be in this kind of principle. Saan ka dapat magsimula at ano ang dapat na simula ng assessment? Where to start and what should be started must be the connections and interconnections of the assessment and teaching and learning process. Ako, kumukulog, kinakabahan ako, baka magkaroon tayo ng di magandang connection sa ating mga internet. Minsan kanina, hindi pumapasok eh. So una, ano yung dapat na maintindihan ng isang guro? Ako, klaro dapat sa iyo na sa ganitong uri ng sitwasyon, bilang guro, cool ka lang. Okay? Don't panic. Well, in the event that your assessment is not clearly written, hindi maayos ang pagkasulat, it is not clearly given, it is not clearly implemented, well, first thing that you should do is cool ka lang. Kasi nangyayari talaga ang mga ganyang bagay. Ang problema dyan kasi, halimbawa yung mga modules ngayon, ang tingin ko ay masyadong minadali, masyadong nagmadali, kaya hindi nagkaroon ng quality assurance doon sa iba't hindi nakita yung mga ibang kamalian. So magmula pa nung una, palaging ang pagsusumikap ng DepEd ay quality assurance. Quality assurance, quality assurance. Eh sapagkat pumasok ang ganitong uri ng sitwasyon, tingin ko nagkulang at kinakailangang dagdagan pa ang mga bagay na yun. Pero kung nandiyan na at nangyayari na, so anong dapat gawin? Eh di, don't panic. Cool ka lang kasi nangyayari talaga yan. What I'm trying to consider right now is that as you write, as you perform, as you start the assessment, you should tell yourself that you're the best actor, you're the best actress to write such particular kind of assessment, the written one or the oral one. Dapat alam mo yan. Okay? Number two principle. At the end of the day, this particular assessment coming from your module should be the end of it. Alam nyo, magandang yung sinisimula ninyo sa isip ninyo ay natapos na ng bata. Yung bang nag-umpisa kayo ngayon pero ang tiningnan ninyo ay yung tapos na. Halimbawa, gusto mong magpagawa ng papel, ang tinitingnan mo ay yung nagawa ng papel ng estudyante para hindi ka bumabalik dun sa proseso na naiwanan mo. So yun ang ibig sabihin niya. Okay? Pangatlo, tingin ko, it's also a principle for you and to say to yourself to read, follow, and implement the organization guidelines. In other words, you are to follow the rules. So the higher ups, okay, was able, the higher ups personnel, officials from the higher ups were able to give such particular rule and your consideration and your action is to follow
these sets of rules. Hindi pwedeng sasaliwa ka o kakaliwa ka. Magkakagulo talaga dyan. Okay? Yung susunod, creating is quite imperative. So, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung ang nais ninyo, if you want that your students at the end of the teaching and learning process is for them to create a masterpiece, it should start from you. Kasi kung ang iyong nilikha at isinulat na pagsusulit ay isang obra maestra, syempre logically ang lalabas na output mula sa bata ay obra maestra din. Okay? Pero pag binarabarabay mo yan, at alam mo na, makagawa ka lang para makapag-test, ay tandaan mo, walang kakwenta-kwenta ang mangyayari sa pagkatuturo. Lalo na kung ang pagtuturo mo ay bara-bara. Okay? And then this one, provide learners with clear guidelines on the new assessment method. In the modules which I was trying to read for the last number of weeks, parang tinitingnan ko, ito ba ay nabasa ng mga eksperto, ng mga maayos tumingin at nakakakita ng mga mali? Kasi mayroong mga pagkakamali. At isang pagkakamali, yun nga, yung mathematics. Diyos ko, sa lahat naman ng pagkakamali, nagkamali pa dun sa konsepto. Ay naku, hindi ko na naiintindihan. Sino kaya ang sumulat nun? Yung kayang sumulat ng mat ay nagtuturo ng mat. Kasi kung nagtuturo siya ng mat, nakakatakot yun. Lalo na yung nabasa ko ng module ng ESP. Kasi yun ang tinitingnan ko, Math, Filipino, ESP. Naiintindihan kaya nila na ang ESP, pagdating sa pagtatasa, ang bata ang magdidesisyon at hindi yung guro? Kaya nga, edukasyon sa pagpapakatao eh. You let your student decide. Hindi mo ididikta yung pagdidesisyon. Of which, maling-mali yung mga ilan sa kaganapan na pinaggagawa ng na nakita kong mga modules. Okay? Kung ganoon, ergo, sa makatwid, the kind of assessment that you should do should be in consonance with the three A's. For the teachers and for the students to accept, for the teachers and for the students to adapt, and for the teachers and for the students to act. Therefore, three A's. Accept, adapt, and act. Anong ibig sabihin niyan? The assessment should be fully accepted by the learners and the teachers. Kasi syempre kung tinatanggap mo ang uri ng pagtatasa at pagtataya, mahusay yung pagkakagawa. Kung ikaw ay sumasabay at umaangkop doon sa pagtatasang ginawa, edi syempre mahusay at maganda ang kalalabasan. At ganun din doon sa iyong pagkilos at paggawa. Sa Filipino, 3A, in English, we call that the 3A's, okay, form of assessment. Sa Filipino, we call that tangkoplos. Tangkoplos. Tanggap, angkop, at kilos. So, sabi ni Abian, ano man ang dala ng pagbabagong nagaganap, hindi natin kayang gibayin at salungatin. E di syempre, patuloyin natin. Aralin natin. At pakilusin natin ang utak, katawan, at puso. At the end of the day, assessment should trigger, okay, the creativeness of mind, of heart, and of the hands, okay, the actions. Kung ganoon, let me give you a specific framework. For example, languages. You normally consider this kind of framework in instruction and assessment. Language teachers normally use viewing, listening, speaking, reading, and writing. And if you're going to go with the output, masterpiece of your students, then you have paper writing, PowerPoint presentation, investigatory projects, book review, essay, TikTok, film review, video, handicraft, drawing, cooking.
of which the connecting factor should be the elements of your module or the online modalities. And you should really make use of the taxonomy. Kaya makapansin mo yung nasa gitna, yun yung taxonomiya at yung behikulo mo para maayos mo ito at makagawa sila nito at nagkakaroon ng siklo yung pagtuturo at saka yung pagtatasa. Okay? Now, the essential question can be like this. You try to visit your modules now. For example, Department of Education. And I am now challenging senior high school teachers, okay, from the different universities, different schools, like Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Try to check your modules, department heads. If you try to visit and check your modules now, ano ang iniuutos mo sa iyong mga mag-aaral na dapat nilang magawa? What are now your directions? Okay? Essential activities for them to do and for them to make use of in order for them to create their own masterpiece. That's one essential question. Number two, as teachers, how do you measure now the things that you were able to give them during the process of the teaching and learning and things that you want them to make use of and that you want them to create after the teaching and learning process. And then, you are to use now the structure of the concept. Okay? Shabatura 2018 said, okay, using the taxonomy, whether it's Anderson or Bloom, she said, before you can understand a concept, you must remember it. To apply a concept, you must first understand it. In order to evaluate the process, you must have analyzed it. To create an accurate conclusion, you must have completed a thorough evaluation. So look at that. Kung ikaw yung guro na gumagawa ngayon ng assessment, di ba? Dapat ito yung puhunan mo. Kaya i-check mo yung modules ninyo na ginawa ninyo, na pinagmamalaki ninyo. Tapos, itrato ninyo yung huling bahagi ng module ninyo batay dito sa prinsipyo ni Shabatura. Diba? Sabi ni Havijan, bago natin maintindihan ang konsepto, dapat muna itong maalaala. At para magamit ang konsepto, simulan itong unawain. At para naman mataya ang proseso, makaiiging ito ay suriin. At para makalikha ng sapat na konklusyon, maging sapat at lapat ang proseso ng pagtataya. So yan din yung sinasabi ni Shabatura. Bago pa sinabi ni Shabatura yan ng 2018, sinabi ko na ito nung mga unang panahon. Batay sa taksonomiya ni Anderson at ni Blooms. Tingnan mo, nagkakahawig ang aming mga sinasabi. Okay? So mula dyan, merong mga option. You are to consider 6 options on how to implement assessment. And I would like to make use of the things that we were able to consider when we had such particular kind of assessment. Okay? Tingnan natin. Sabi ni Burnett, 2020, I have a suggestions for you teachers to do. Sabi niya, for almost all types of misconduct, students believe that the primary motive for engaging in malpractice is lack of motivation, katamaran, laziness, and generally followed by lack of engagement with the course. So look at the teachers. Di ba? Kaya yung uri ng inyong ginagawang assessment, kapag ka hindi ito nakakahatak
ng motivasyon para sa estudyante para gawin nila ang isang bagay. Tapos, hindi sila nakakonekta para gawin nila ang isang bagay, may problema ang inyong module. May problema ang inyong assessment. Kaya, magandang tingnan natin ang mga implikasyon. Okay? Implikasyon number one, academic malpractice in take-home assignments may be the product of disengaged and or disinterested students and thus can be reduced through. So, check your modules. Yan yung tinalakay ko dun sa learning nung nakaraan eh. Pag nagpapagawa na kayo ng output, nagagamit ba nila ang mata, tenga, pandamdam, kamay, paa, at higit sa lahat, puso. Kasi kung hindi nila ito nagagamit, punitin nyo na yung module at ibasura ninyo at sunugin ninyo. Gumawa uli kayo ng bago o itama ninyo. Number two, owing to the different motives involved, similar measures are unlikely to be effective in addressing an exam cheating. In other words, the system that you want to do the moment you give the assessment should be in consonance with your own point of, okay, quality assurance. Paano mo to gagawin? Problema mo yan at trabaho mo yan. Ako, ngayon, ganito sa aking mga estudyante. May nakikinig ako mga estudyante nga. Meron akong assessment, bibilang ang isang linggo bago nila isubmit. Pero meron din akong assessment, pagkatapos ng 2 oras, dapat nakabato na yan sa akin. Pero hindi yan multiple choice. Hindi yan fill in the blanks. Hindi yan matching type. Hindi yan kung ano-ano. It's really a masterpiece kind of output. Kaya binabasa ko talaga ang mga papel. At ako naman, sa umpisa pa lang, nang sinusulat ng aking estudyante, alam ko na, ito ay pinaghirapan. Alam ko rin na ito ay hindi pinaghirapan. At alam ko rin na ito ay kinopya. Bakit? Eh kasi pag ako'y nagpapagraded recitation, nakikita ko kung paano sumagot yung mga estudyante. Alam ko ang English nila at alam ko ang kanilang Filipino. Alam ko ang lengguwahe nila at alam ko ang lumalabas sa utak nila. Kaya hindi naman malayo yun. May korelasyon yun sa kanyang isinusulat. Alam ko rin kung kinakabahan siya o hindi. At alam ko rin kung natataranta siya o hindi. So yan yung mga implikasyon na dapat matutunan. At dapat dyan ay mayroong kamalayan. Okay? Sinesenyasan ako ng direktor. Meron na lang daw 5 minuto. So pansinin natin yung ganitong uri ng mga masterpiece. Grade 12. Okay. One teacher was able to ask one student last summer. In fact, they had this as a contest coming from Damlay. Sabi nila, pwede bang gumawa ng phone photography ang Damlay, ang kanilang pagsusulit, ang kanilang uri ng timbalak. So, phone photography. Sabi ko, anong ibig sabihin ng phone photography? Sir, yan yung uso ngayon sa mga kabataan. Yan yung kukuha sila ng picture. Malalaman natin kung dinaya nila o hindi yung picture kasi may mga eksperto nakakakita kung ito ay inedit and etc. Pero alam mo rin kung original. At nakakita ko ng mga sample na sabi ko, ito'y isang uri ng kasanayan. Ito ay mula sa competency. At pag, if you're gonna check the competencies coming from the Department of Education, there is a corresponding most essential learning competencies, okay, coming from junior high school and senior high school, and it connects this
competencies connect to phone photography. So nakakita ako ng ganun at sabi ko, sige nga, tuloy natin ang competition at ganito yung mga itsura. This is an example of phone photography. Ang title, the title is Bintana by Patricia Palomar Sagon. There's another one by Raymond Montalegre Pepe is the title. There's another one, Bukadkad by Maggie Bautista. Okay? There's another one, Lakbay by Jessa May de Guzman. And there's another one, Uke by Diana May Dadulya Piga. Lahat ng larawan na yon, all those photo type camera ng kanilang cellphone, and they were able to do all these things. And it has a corresponding narrative, you know, narrative discussions. Katulad itong ukit. Sabi niya, ukit. Inukit ng panahon at pagkakataon ang wikang patuloy na pinatatag at pinagyayabong. Pilit bang humaharap sa pagsubok ng pagpapanatili nito, di pa rin maalis ang mga nakaukit na magaganda, masalimuot, malungkot, at masayang pagtataguyod ng wika, maging sa ating kasaysayan, pangkasalukuyan, at hinaharap. So you see, ang ganda ng obrang ito na ginawa ng estudyante. Kung ganyan katindi at kamalikhain ng guro na pinag-iisipan niya talaga yung kanyang mga pinaggagawa, hindi makakalikha rin ang estudyante. Di ba? At huwag ninyong sabihin sa akin, hindi nila magagawa yan. Nagawa nga eh. Okay? Meron namang isa. Yung tiktok yan. Nowadays, di ba? Youth and most of the youths are definitely oriented with the tiktok kind of dance. So sabi ko, let's consider that as our performance dance. So ito naman yung lumabas na performance ng isang estudyante. See? Yung estudyante ngayon, mahilig yan sa mga TikTok. Eh, di yan ang ipaproject ninyo. O kita ninyo, isang obra ang lalika ng tiktakyaw. Titiktakda at sayaw. This is a project of Eve Janelle Araya. Or, you might consider spoken word poetry. It is very common nowadays. And here is a performance word poetry. Bago ang lahat. Hindi pa nangangalahati ang unang buwan ng taon ay may sumalubong sa ating na pag ay hapas matakpan ang buong nagawigan ng Batangas Karating Bayan ito at di na pala tayo mga Pilipino ang sinusubok ng pagsubok. Pag pinanood ninyo yung ang kalikhaan ng ating mga estudyante, fill in the blanks, multiple choice. Hindi ko naiintindihan bakit ang hilig-hilig sa ganun. Sa pantang sitwasyon, maganda na malapas ang mga obrang nang gagaling sa kanila mata, utak, kamay, paa, at higit sa lahat, huwag gumawa ng mga objektibong uri ng pagsusulit katulad ng fill in the blanks, multiple choice, pwede. Pero tumatap
natin sa mga major exams. Diba? After all, at the end of the day, it is and may technical difficulties lang tayo kay Doc, pero ay naayos na po yan. Antay lang tayo ng... Pagtatalo pa rin ng mga pilosopo hinggil sa bagay yan. Teachers, if you want to write a very good, excellent kind of assessment, you can connect channels, Facebook, online, Twitter, web pages, kasi dyan kayo makakakuha ng mga bagay-bagay na gusto nyong malika at may tulong sa inyong mga estudyante. Now, huling pahimakas. Natapos na daw ang oras ko. Lahat tayo ay naapektuhan ng pandemikong ito. Kung kaya't lahat ng ating karanasan ay dapat na maisulat, mailahad, at maisalaysay para maiulat. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat sa tatlong Sabadong inyong pakikinig sa akin. Thank you very much. Sir JP? Yan, sir. Dami natin natutunan ulit ngayong hapon. Kaya naman, mamaya magbibigay tayo ng mga assessment. Ilang ba yung tanong, sir? Ilang tanong ba yung ginawa mo para sa assessment? Lima, sige. Lima ba? What? Yung assessment dito? 15. Yung assessment. 15. Okay. So merong 15 items. It's so easy, ha? It's so easy. Hindi naman yung creativeness. Just for me to assess the learnings of the listeners when they visited my YouTube last Saturday, 2 Saturdays ago, and then last Saturday and yes, yun. So napakaganda ng sinabi ni sir, no? Kahit yung assessment na gagawin natin ay isang karanasan. So bahagi yan ng karanasan ng pagkatuto. So tignan natin, mag-proceed tayo doon sa mga mabate. May mga tanong po ba kayo? More on pabati to sir. Yan, more on appreciation. On si Ma'am Ellen, maraming salamat sa napakahalagang pagbabahagi mo po sa danas, pagpoproseso, at paggamit ito sa bilang pagtatasa. Yan, thank you, Ms. Ellen Cruz. May tanong pa po ba kayo? Siguro, mas maganda i-flash ko rin sa screen, sir, kung ano yung magiging, ito po yung magiging link. Iko-comment ko rin po yan sa YouTube para mas madali ninyo matagpuan mamaya. So, i-click nyo na lang. Mamaya ipopost ko after, bago tayo magtapos, ipopost ko po yung link para mas madali para sa inyo na matagpuan yung mismong assessment. So, sabi ni sir, 15 questions po yung assessment na ginawa niya. So, tignan natin yung mga iba pang mga komentaryo, mga tanong. Baka may tanong pa po kayo para linawin po ang lahat. Pagpapasalamat, sir, mula kay Ma'am Lori Lee. Okay, maraming salamat, Doc. Okay, meron pa po ba kay mga tanong? Puro pabati to, sir, mula kay Sir Christopher. Pabati po sa lahat ng PL Mar Senior High School po siya. Baka may tanong po kayo. Ayan, meron po si Sir John David Season. Okay. Maraming salamat po sa mabungang talakayan, Dok Habian. Tanong ko lang po, sa kasalukuyang milyo ng edukasyon na halos puro online ang dulog at lapit sa pagtuturo at pagkatuto, paano po matataya ang kabisaan ng guro sa kanyang pagtuturo, lubhapat marami sa mga hanay natin sa kaguruan ay naninibago sa naglipa ng modernong kagamitang pampagtuturo. Pauna na po ako. Pasasalamat. Yan. Sir? Kung paano mo kaya
Kung paano mo tinataya ang iyong estudyante, ganun din ang pagtaya mo sa iyong sarili. Sapagkat yung output ng iyong estudyante ay ang kabisaan mo rin at ang iyong kagalingan. Kasi kung mahusay ang pagkakatalakay at pagkakaproseso sa pagtuturo at pagkatuto, lalabas at lalabas yon sa output ng mga estudyante. Kaya ang basehan mo kung naging epektibo ka o hindi ay yung output ng iyong mga estudyante. Di ba? Yung kasabihan ng pag mahusay ang guro, mahusay ang estudyante, mahusay ang output. Pag hindi mahusay ang guro, hindi rin mahusay ang estudyante, hindi rin mahusay ang output. Yan, napatunayan na yan ng maraming saliksik at ng maraming beses. Bihira doon sa 99.99, yung 0.1% ang nakapag hindi makapagtatanggap ng ganong uri ng filosofiya o pag-aaral. At hindi ko alam kung sino yon yung bagay na yon. Kasi it's 0.01% na nagsasabing hindi totoo yon. Pero yung 99.99% nagsasabing totoo. Pag mahusay ang guro, mahusay ang estudyante, mahusay ang output. Hindi mahusay ang guro, hindi mahusay ang estudyante, hindi mahusay ang output. Kaya yung basehan para masabing ikaw ay mahusay ay yung output ng iyong estudyante. Lalo na kung ito ay nasa mataas na bentahe ng mga uri na at kalibre ng mga mag-aaral. Because you were able to give an impact to them. Yun. So dapat parallel. Kung mahusay ang guro, mahusay din ang magiging resulta ng output. So yun, sir, salamat po sa inyo. Sa inyong tanong, may tanong pa po ba? Tignan natin dito, sir. Yan. Appreciation to, sir. Napakahusay at napakadami po naming natutunan. Salamat po, Doc, from PL Mar Senior High School. Pagbubutihan pa po namin ang pagtuturo. Yan. Si Sir Rowell din, maraming salamat, Doc. Napakalaking bagay po sa lahat ng guro ang inyong naituro mula sa PL Mar Senior High School. Tignan meron natin. Ba anong yung mga guro na mula sa eskwelahan ni Ma'am Jeanette sobre Misana? Yan, comment down below po kayo sa YouTube channel ni Sir. Baka meron silang tanong? Yes, baka may tanong po kayo. Abang naantay natin, Sir, siguro sagutin natin yung mula kay Ma'am Teresa Austria, talagang masugid na taga-subaybay ng inyong mga live, Sir. Ang ayon po ba kayo na alisin ang quarterly exam sa public school? Hindi naman. Kasi iyon ay kaagapay natin para sa pagsukat sa ating mga estudyante. Ang tanging tinitingnan ko lang ngayon ay paano natin pananatilihin yung integridad, okay, ng uri ng pagsusulit, lalo na ang hilig-hilig ng mga bansang ito sa honor students, mga kung ano-anong dean's lister, na alam mo namang at the end of the day, merong hindi magandang nangyayari sa uri at ugnayan ng mga nagtuturo at ng mga tinuturuan. So, yan dapat pag-aralan maigi. Sa pamantasan, pinag-aaralan na namin yung maigi. Kaya sinasabi ko dun sa mga dekano, tingnan ninyo na yung lumalaban sa mga Latin honors ay talagang karapat-dapat. At the end of the day, ako nga gusto kong makita kung paano ito susuriin at aatakihin kasi ang daming gustong maging Latin honors pero pagdating naman ng exam sa board, di naman pumapasa. Di naman nagsisipagpasahan. Tapos Latin honors hanggang ngayon, wala namang trabaho. Di ba? Mga honor-honor. Tapos hindi naman matanggap sa trabaho. So, mahirap talaga yung bagay na yan. Pero kung sumasang-ayon ako sa quarterly exams na alisin, hindi naman. Kailangan yung quarterly exams. Pero hindi naman palaging ganon ang iyong batayan para masabing mahusay o hindi mahusay ang estudyante. Bagamat, alam mo na, yun nga, yung bansang ito mahilig sa ganyan, sa test. Tayo yung bansang mahilig. Pagkarami-raming test at palaging written test. Diba? Yun. Sana, ayan, nasagot po ni Doc. May susunod pong tanong?
Sir, maraming salamat, Doc, mula kay Sir Gerald Aguilar. Painam na po talaga para sa ating mga kaguro ang magkaroon ng pag-usap upang maibalanse mga bilang na mga gawain at sobrang ipapagawa sa mga mag-aaral. Tama yan, Gerald. Comment, sir. That's correct. Tama yan, Gerald. Yan yung dapat ngayon na ginagawa ng mga guro. Kaya yung mga department heads dyan sa kung anumang eskwelahan, lalo na sa PLMAR, kayo, sinasabihan ko na kayo, huwag kayong magpasikatan kasi hindi naman uso ngayon yan. At kahit naman magpasikatan kayo, hindi naman masasabing sikat na kayo. Ang kinakailangan ngayon ay mag-usap-usap kayo at kayong mga guro ay mag-collaborative. Nagkaroon ng, you should have an effort for collaborativism in order for you to say that this is our project so that our students can create their own masterpiece. Hindi pwedeng walang pakialaman at akala ninyo ay kayo'y nagpapasikatan. Yan yung nakita kong mga posts ni Sir Paul Pascual nung nakaraan. And you're the department head. Diba? Math, science, social science, English, languages, TLE, and etc. You should discuss this matter. Hindi pwedeng hindi kayo nag-uusap. Kaya dapat, kung yung isang estudyante sa grade 12 ay gagawa ng papel, isang papel na lang. Wala nang lilikhain sa English, sa math, sa Pilipino. Isa lang. Nandun na lahat. Kung English, matematika, science, and etc. Kasi wala namang silbing kung nagpasikatan kayo, eh sino ba ang nahihirapan? Di ba? Mas marami kayong ibinibigay, mas marami kayong checheckin. Mas konti ang ibinigay ninyo, pero kalidad, mas mahusay ang inyong pagtingin at pagsipat at pagdalumat sa output. Hindi yan dahil sa dami. Yan. Okay? It's about the quality. Okay? Not the quantity. So, yung susunod natin mula kay Sir Prince. Okay, maraming salamat po sa karagdagang kaalaman na malaking kontribusyon po sa amin bilang isang guro sa sistema ng edukasyon ngayon. So, salamat po sa iyong komento. Maraming salamat, Prince. Eh, kay Sir Gong, Sir Roland mula sa PLMAR Senior High School, maraming salamat po sa inyo sa mapagpalayang kaalaman, Dr. Habihan. Salamat po. Salamat. Yan. Wala hindi taga PLMAR na nagtatanong? O nga po eh, inahanap natin, sir. Mula pero mukhang puro pabati to, sir. Bati mula sa Pasig City kay Ma'am Ronaline. Si Rome. Si Roma, yes. Isang estudyante sa graduate studies. Yes. Mula kay Ma'am Josette, magandang hapon po. Yan. Magandang hapon. Ma'am Corazon. Sir Jervin, mula sa PLMAR. Puro PLMAR to, sir. Mula kay Ma'am Jane. Tingnan natin. Kay Sir Amiel. Amiel. Puro pabati eh. Ito, Ma'am Josette, yan. Lahat sila, puro bati, sir. Janet. Si Janet. Ayan po. Ito po. Okay. Ayan po. Yan, nagkakaroon lang tayo ng konting technical difficulty sa internet connection ni sir. Na kaya nanawagan po kami sa Globe. Sana po medyo bilis-bilisan natin ang internet connection para hindi po naglalag ang ating webinar. So, pabalik yan si sir. Abang inaantay po namin, siguro ipopost din ni Ma'am Ann. Chinat niya po ako, ipopost niya po yung link. Maya-maya lang po. So, nakaantabay po si Ma'am Ann para ipost ang link na yan sa comment section ng YouTube account ni sir para at least mas madali nyo ma-access ang inyong mga assessment. So, 15 questions lang po doon sa natanong na ibinigay ni sir at makukuha niyo na po yung certificate of attendance niyo para sa tatlong series ng ating webinar mula pa nung nakaraang Sabado. Pero in-invite ko rin kayo, huwag niyo pong kakalimutan na patuloy pong
suportahan ang ginagawa ni Dr. Habihan. Kaya mag-subscribe po sa Dindo Habihan YouTube channel niya, pati ang kanyang FB page, ang TikTok nung ng edukador, huwag niyo pong kalilimutan na i-click. So, lagi niyo pong susuportahan yung mga ginagawa ni Sir. Okay. Yan po, ipapasok ko rin po yung mga babati. Okay. Magandang hapon po mula sa Payapa National High School, Lemery, Batangas. So, magandang hapon rin po. Ma'am Flornita, bye-bye. Magandang hapon po sa inyo. Mula sa Amadeo National High School. Then, Ma'am Jeanette, thank you po, Dr. Habihan, for the shout-out of our OMA faculty. Okay, God bless, sir. Meron pa po si Apple, Ma'am Apple Dimesa, good afternoon po mula sa PLMAR Social Studies Major. So, salamat po sa inyong pag-antabay. Sir Paul Pascual from Senior High School natin sa PLMAR. Mula kay Ma'am Army Barbosa. Okay, good afternoon po. Salamat po sa opportunity mabigyan kami ng karagdagang training. You're welcome po. Salamat kay Doc Habihan. Okay. Kay Ma'am Sofia Urbina. Good afternoon po. I'm third year student po from Educ Department. Yan. At ang mga nakaantabay po. Babalik po yan si Sir. Nag-reset lang yan. Pero papasok po yan ulit. Naantay lang natin siya. Baka may mga sasabihin pa siyang importante. Kanina pa po niya nire-reklamo yung internet connection bago kami magsimula. Kaya nag-aalala siya na mangyari nga po ito. So, yan. Salamat. O yan, kay Sir John David ulit. Okay. Masaya nakikinig mula sa PLMAR Senior High School. Estudyante po natin yan. Magna cum laude natin si Sir John David Season. Mahusay kong estudyante din yan. Okay. Sir Arman Jacinto from Public Admin Department ng PLMAR. So, salamat, sir. Okay. Sino pa po ba? Sir Prince, magandang hapon po. Si Ma'am, si yan, Sir Abe. Yan, estudyante natin yan para. Okay. Lakay Ma'am Bea, watching from Malanday, Marikina. Then si Ma'am Grace, hello po sir. Hi din po sa inyo. Sino pa po ba? Si Ma'am Bea, yan po, kanina. Pero pa po bang tanong? Habang inaantay natin si sir, magtanong lang po kayo. Yan. Pero habang naantay natin ang kanyang pagbalik, pabati muna. Kaya mula kay Ma'am Jeremy, maraming salamat sa panibagong kaalaman. Yan. Kay Ma'am Kim Diaz, magandang hapon po, sir. Sino pa po ba? Mula kay Ma'am Dolores, magandang hapon po from Maragondo National High School. Yan. Mula kay Ma'am Isabel, good afternoon po from 3NN5C. Salamat po. Okay. At sino pa po ba? Magandang hapon po mula kay Sir J. Mark Santiago. Napakahusay. I've learned a lot. Magagamit ko pang mga natutunan ko as future educator from PLMAR, third year ng BSed, major in Filipino. Yan, kay Ma'am Delia Carbela. Hi Ma'am, maraming salamat po, Dr. Habihan. Ayan, sir. Yan, papasok na kita sa yan, pinasok ko na sir. Ano ba? Ano ba? Medyo, ano ba nangyayari sa iyo? Medyo matagal-tagal yung pagkawala mo, sir. Ayan, meron na nga po nanawagan. Dapat sa Globes at sa lahat ng internet provider ay may pagsusulit rin. Kung bagsak ito sa standard ng maayos na serbisyo ay dapat ayusin. Ay, naku, oh, talaga. Tama ka, Emil. Nakakainis talaga, di ba? Buti ko hindi kami nagbabayad ng maayos. Ang mahal-mahal nga ng Globe dito sa bahay. Talaga isa siyang sa wimpalad. Diba?
Ayan. Wala kay Ma'am Elenita, flex lang. PL Marcy CA YouTube and FB. Yan, pinopromote din yung Ma'am Ellen yung kanyang YouTube. Ay, yes. Oo. Subscribe rin po kayo doon. Share ko po yon sa PL Mar group din. Para at least makita nila na kahit pandemic ay talagang may ginagawa po ang opisina. Ma'am Teodora, salamat from Nagcarlan, Laguna. Ay nakikinig, yes. Nanonood din sa atin. Ayan, no? Yes, ayan po. Sino pa po ba? Ma'am Sheena. Internet connection. Yan, Sir Jervin. Yes, slow internet connection. Yan yung problema natin ngayon. Kaya mukhang challenging para sa lahat ng mga telco players ngayon pagpasok ng dito. Yung dito, yung bagong telco, sir, na magiging competensyan. Yes. Alam mo, lang yun, talagang iiwanan ko itong ano na ito. Di ba, dalawa yung internet ninyo, sir? Yung Converge. Yung Converge, si Nela nandun sa kabila. Guest siya pala ngayon sa Showtime. Sabi sa akin, sa Showtime. Hindi ko lang alam kung anong mga pinaggagawa niya ngayon doon. Yan, busy siya dahil ginagawa niya ngayon. Kay Ma'am Morris ay naririyan din, ha? At nanonood. And Lani Yanga from Tanay is also watching. Yes. Ma'am Tina Balmores is also watching. Ma'am Tina. Ma'am Tina, baka may tanong ka. Tanong ka lang dyan. Ayan. Tanong po, sir. Sir, base po sa experience ninyo na pagtuturo ngayong pandemya, ano po ang klase ng assessment ang madalas nyo na ginagamit sa mga klase nyo po? Definitely, wala akong mga objective kind of test. Puro ako essay, puro ako performance test, output based, paper. Kaya masakit na yung mata ko sa kababasa. At makikita yan ang mga estudyante ko nakalagay doon. To copy paste, blah blah blah. Quite interesting. Yan ang mga sinasabi ko. You should consider citations. I'm not definitely sure with the citations that you were able to make use of. I'm checking it, Google. So alam ko kung yun nga. Alam ko kung dinadaya ako. Ako ay binobola kasi talagang iniisa-isa ko yun. Ayan, may mga ayun, marami si salamat daw, sir. Nakikinig din sa atin, no? Hindi ko nakita si Paul Pascual. Ayan, pampa good vibes lang, sir. Bakit ang fresh mo, Sir JP? Hindi ko alam eh. Ano lang, dasal lang at saka ligo. Ano pa ba? Ma'am, magtanong ka kasi, wag to. Last 2 minutes. Yo, may last 2 minutes pa. Ipopost ko po yung link din, pati si Ma'am Ann. Check nyo na lang. Yan, nasa baba po. Nakikita nyo po ba? Yan. Yan. Pinost ko na, sir, yung link ng assessment para at least... wait, sir. Meron pa, Sir Ador. Basahin din po ng mga guro ang DepEd Order Number 31 Series of 2020 para alam nila ma-assess ngayon sa para alam nila mag-assess ngayon sa panahon ng may pandemya. Yun. So may citation si sir. Yan yung principles kanina, di ba? Kaya nga tinapatan ko yung principles ng DepEd na yan eh. Ano ba ibig sabihin yung una hanggang ikalimang prinsipyo? Kasi wala namang discourse, wala namang discussion. So sabi ko, ito yung pangangatwiran para sa bagay na yan. Di ba? Yung 5 principles sa JP, yung diniscuss ko kanina. Yes, sir. Ano pa yung laman nun? Mm-hmm. Kaya nga, yung pinaka-problema dyan sa yung authenticity at integrity. Yan yun. Yes. So, written exam, paano mo susukatin yung integridad yan at authenticity yan? Eh, nasa likod nga yung ito corrections. Yes. Diba? Tignan natin. Yan. Yan, sir.
Mula kay Ma'am Joy, sir, paano makuha ang certificate dito po? Through electronic po. Pagkatapos yung pong sagutan ng assessment, bigyan nyo lang po ng time na ma-personalize ang inyong certificate. Alam ko ipapadala sa email niyo. Kaya dun sa link, makikita ninyo, hinihingi ang email niyo. So dun po ipapadala ang inyong certificate. Diba? At least personalize. Diba po? Yan, pagpapasalamat mula kay Ma'am Jeanette. Maraming salamat po, Dr. Habihan. Pasasalamat po mula sa Oriental Mindoro Academy. Yes, yun, Oriental Mindoro Academy. Yeah. Yes po. Yan, meron pa po ba? Ma'am Judy, I agree po, sir, na kapag mahusay po ang pagtuturo, magiging mahusay din ang estudyante. Magiging maganda rin po ang output. Yes, tama naman po dyan. Dapat yun po yung parallelism. Next. Sir John po, isang mapagpalayang hapon. Salamat po na ano sir? Makabuluhang. Makabuluhang. Medyo putol. Sige. Ma'am Joy. Kailangan na nating magpaalam, JP. Yes. It's 2:30 sapagkat may klase ako ng 3 o'clock. Yes, so, exactly. Sir, may lakad din tayo mamaya. Dahil may mga kailangan ayusin at bilhin. Okay, yan. Sir, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa Dindol YouTube channel at i-like lang ang page na TikTok nong ng Edukator. So, antabayanan niyo si Sir bukas po ng alas 4 ng hapon para sa kanyang topic tungkol pa rin sa online class, di ba, sir? Nabanggit mo sa akin. Tungkol pa rin sa online class yung pag-uusapan. At particularly, kasama dyan yung kaguruan natin, ang isa sa magiging topic mo, kung paano pinatatakbo ang klase ngayong pandemya. So, baka, since wala na po, ako po si Sir JP Barcelona at maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Kaya sabay-sabay po tayo matuto sa mga susunod pang mga pagkakataon. Sir Dindo, baka may gusto po kayo sabihin? Yes, I just would like to thank Marikina Organization of Learning Leaders, all officers and members of this particular group. Maraming salamat dahil binigyan nyo ng pagkakataon ang inyong lingkod para nakatulong libreng webinar para sa ating mga guro sa loob ng tatlong Sabado. Ito lang may bibigay natin sa kanila sapagkat wala naman tayong face-to-face ngayon. Kaya sa lahat ng ating mga ginawa at paglilingkuran para sa ikapagtatakwil ng pagiging mahusay na guro, maraming salamat, Marikina Organization of Learning Leaders. Yan, sa inyo po na magandang hapon. Yes, ito po nagtatapos ang ating huling serye ng pagkatuto. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa TikTok nung ni Sir Dindo Habihan. Yan, bye! Salamat po. Yung link po, huwag niyo kalimutan, nasa YouTube account ni Sir. Yan. Salamat po.